name of the Father, and of the Spirit, and of the Holy Amen. Pater noster, quis in cielo sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, secut et nos dimittimus debitoribus, debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us, who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special Masons, and all those recommended to thee. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit, Sancte. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito man po ang inyo at ang ating programa sa TV Apulia Punto Argumento na pinangunahan po ng Dalay Catholic Apologist International. Ito po yung lingkod at kapatid, pananampalatayang Katolika, Sir RJ Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras. Isang oras na po tayo pumuna po tayo ngayon. Maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may connection po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong tatlong main social media sites, ang atin pong RJ Horolan Channel, the second TV Apulia Punto Argumento, and sa atin dalawang YouTube channels, Dalay Catholic Apologist International Official and RJ Channel, the second TV. So hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Channel, the second TV Apulia Punto Argumento page and Kuya Apologist TV page. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars and also sa atin pong mga channels. So hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic Apologist International Official, RJ Channel, the second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawa Bayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and the super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po at mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin, sa pamamagitan po nila Sir Noli Medalia and family, Sir and Mrs. Rondo Descaliar and family, Sir Romeo Inodio and the family, Sir San Manili and the family, Sir Tupigal Yimit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Burden Lapera and family, Sir Jonard Ali and family, Sir Raymond Soles and family, Sir Jerry Minglana and the family, Sir Ray and Ma'am Sheng Hernani and family, Mr. and Mrs. Ramona Olin family, Sir Nico Edrada and family, Sir Jocelyn Salaman and family, Sir Joe Villasi and family, Kapjun Bungabong and family, Sir Jofit Senamor and family, and sa lahat po na mga Katolikong hindi po nagpapabanggit sa mga pangalan po nila, maraming salamat po. And until now din po, nangangailangan pa rin po kami sa tulong at suporta po ninyo, kasi until now nangangailangan, umaasa lang po kami sa tulong at suporta po sa ninyo sa atin pong programa, kasi wala po kami magagawa rito kung wala po yung suporta at tulong po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers na nandyan po sa inyong mga screens, itong tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. And announcement, this coming April 21. So kung if in case na makommunicate na po nila Sir Jan Solangon at saka ni Sir Stanley Likay-Likay, yung si mga CFD doon sa Cagayan de Oro, so matutuloy po yung Grand Catholic Religious Symposium po nito doon, and doon po natin aantayin si Daig. And yun, kung makukommunicate po nila. Pero until lang, wala pa pong feedback eh. And number two is i-establish po natin yung LCA chapter ng Davao del Sur. So magkikita-kita po tayo sa April 28 dyan po sa Digo City. Yun, itatatag po natin. And kanina, kinikommunicate ko na po yung point person po natin doon, si Sir Helison John Seaton. So possible makapag-conduct po tayo ng religious symposium doon dyan sa Digo City sa panahon ng this coming April 28, kasi yung seminar po kasi from 8 a.m. hanggang 3 p.m. po yung seminar, then pagkatapos from 3 p.m. hanggang 6 p.m. ng 6 ng gabi is mangyayari po yung Catholic Religious Symposium dyan po sa Digo City this coming April 28. So yan po mga kababayan, mga kapatid, and sa mga nag-order po ng books ng Armadura sa Pagtuong Katolika, so ayun, magpapadala po tayo ng second to the last batch by tomorrow or sa Friday, and sa Saturday iba naman po. Then pagkatapos yung nag-order po ng volume 2, so mag-umpisa po tayo by Saturday or by Monday yung sending po natin. So yun, mag-order na po kayo, kasi kapag pag mahabol po natin ngayon na week or by next week, siguro baka mas mapadali po natin yung production, kasi hindi po per
number of books po kasi yung production po nila. So kaya nga po, yung limit po natin time within 2 weeks kasi iniipon pa natin yung mag-order po ng armadura sa Pagtuong Katolika Volume 2. So yan po mga kababayan, mga kapatid. So mag-order na po kayo at prioritize po natin yung mga naka-order na po ng Volume 1 ng armadura sa Pagtuong Katolika. Okay? So yan po. Meron pa po ba akong nalimutan? Bali, 1 hour lang po ako ngayon kasi I am not feeling well po kasi... So, kanina nga po ito, talagang nasakit-sakit ng ulo, yung mata mo nagbusudlot eh. Okay, yun. So, mag-greet po muna po tayo mga sir. Mama Nalisa, also good evening po. Sir, Protestanting Kolokoy. Kuya po niyo. Name po niyo mo, sir. Oy, good evening po. Sir Edward Estacio, good evening po, sir. Okay, Sir Orinus JP, good evening, sir. Sir Jeff Ergo, Ma'am Donabilla Fabian, good evening po, sir, and ma'am. Ma'am Sheng and Sir Ray, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. And thank you po sa ulos pintura sa programa natin. Sir Jardet Abasa, yes, sir, good evening. Sir Jen Talaba, Sir Edgar Raga, yes, sir, good evening po. Sir Ray Gamo, from Gihol ng City Negros Oriental, good evening po, sir, sa buong pamilya ninyo. Sir Sam De La Cruz, Sir Jose Marcial from Cebu, Naga Cebu. Sir Joe Velasilla, good evening po sa inyo mga sir. Sir Carlo Torres, sir, good evening. Sir Ramil Iala, sir, good evening po. Duda ko atong Pastoy Balhon, sir, kung matubang bagyo. Actually, sir, ang dami-dami na po niya mga rason eh. Sabi niya, malayo raw po siya, hindi na po hawak yung panahon niya. Eh, bakit ka nag-challenge na alam mo pala na wala kang panahon? Diba, Sir Ramil? Okay, Sir Orlin, good evening, sir. Sir Amor Solonala from Cagayan de Oro, good evening, sir. Sir Roland Munleon, yes, sir, good evening po. And likewise po, sir, ingat po palagi. Okay, sir, bali, ang ano po, Sir Jen, is this coming pang Saturday, yung sa first batch po, sir. This coming pa pong Saturday yung mga hardbound po niya. Ay, hardbound, yung finished products po niya, sir. Okay, ask ko, sir, appeal na akong order. Yes, sir. This week po ipapadala po natin, Sir Carlo. Sir Kim Tilo, sir, good evening, Sir Ray Uyanggurin, yes, sir, good evening po sa inyo. Okay, Sir Tata Abelia, yes, sir, good evening. Nagsubaybay sa imo mga programa. Himsan ko mo tan-aw labi na naay mga sulpot nga musud sa imong programa nga mo-ask nimo makatawa na lang jud ko labi na sa mga SDA watching from Maasin City, Southern Leyte. God bless you to your program, sir. Ay, likewise po, Sir Tata, and sa buong pamilya po niyo, good evening. Sir Bro, Londay, o Londay, why man last sita sa Biblia, walay more mabasa bahin kang Joseph, last yata katang findings Jesus in the temple. Actually, si St. Joseph po kasi, 20 years after po, isinilang ang ating Panginoong Jesucristo, namatay po si St. Joseph. Kasi, mas matanda po kasi si St. Joseph ng 20 years, 20 to 25 years rather, 20 to 25 years ng mas matanda po siya kaysa sa mahal na Birheng Maria. Kasi ang estimated edad ng mahal na birhen, yung ano po niya, yung edad po niya ng nakapag-asawa po siya kay St. Joseph, mga 16 to 18 years old. And si St. Joseph at the time is 45, was 45 years old. So yun, 20 years, pinaniniwala na 20 years after, according sa mga mystical saints, 20 years after namatay po St. Joseph. So kaya nga, last po na detail concerning St. Joseph is yung the finding of Jesus in the temple. So yan po. And the rest of that, after namatay si Joseph, 20 years after. So, sa buhay ng Panginoong Jesucristo, wala na po si St. Joseph. Pero, tinitrain po niya si St. Joseph, ang ating Panginoong Jesucristo bilang isang karpintero. Kaya nga po, nakita po sa mga Hudyo na nagturo ang Panginoong Jesucristo, sinabi ito, di ba ito si Jesus, ang anak ni Jose na isang panday. O, yun. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo, may profession, isa po siyang rabbi and at the same time, isa po siyang karpintero. Yan po, Sir Bro, Lunday. Oh, yawa na, sir. Sir J. Marquizon, yes, sir. Good evening. Sir Ramon Hermosilla from Haligan Fire Rescue Unit. Good evening. At sa buong team ni Ramon. Okay, Sir Eric Nunez, yes, sir. Good evening from Hyundai in Southern Leyte. Good evening. Sir Al Gabri Miguel, good evening po. Sir Stanley Early Kelikay, good evening po, sir, sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Edwin Ganapin, yes, sir. Good evening po, sir, at sa inyo pong buong pamilya. Sir Jules Aguilar from Jensen, good evening po. Sir Rain Pasco from Punta Silom, good evening po sa inyo, sir. Ma Maria Lucia Elioran, good evening po sa inyo, mga sa buong pamilya. Sir Orsian Espina, good evening po. Sir Manila Villaseran, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Actually, may nakapag-message po sa akin kahapon ba yun? Kasi sir, talagang gamit talaga yung armadura sa Pagtuong Katolika.
Kasi meron na mga questions na yun, at ginagamit po niya kung ano pinakasulat sa libro, ginagamit po niya. At talagang hindi po makakatakas ito yung mga ibang sekta. Kung sabi ko sa kanya, sir, kung ano po pinakasulat sa libro, stick lang po kayo doon. And ang pag-aaral lang po ninyo kung paano ninyo na magiging doon lang po kayo mag-focus sa argumento na yun. Yan lang po. Okay, so yun. Hindi lang po isa, mayroon po tayong kasamahan din po sa LCA, same din po ang feedback, kumbaga. Sir Rodel Casanova from Tadigo Compound, Panabo. Yes sir, good evening po, Sir Fido Defensor. Yes sir, good evening. 1 Samuel 28:40-15, ginamit po yan ng CFD, yan daw ang katayuan ng simbahan, kaya tayo nagdadasal ng santo. Sige po sir, i-check ko po yan, yung text na yan po sir. Sir Rodel Magan, yes sir, good evening. Sir Andy Cotejo, good evening po sir, sir, at sa buong pamilya po niya. Okay, so ngayon, next ay itong topic po natin ngayon is mga sulpot na sekta, sila lang ang final interpreter ng Biblia. Kasi panahon na po ito ng mga sulpot na ipapakita po nila na sila po talaga yung merong tamang interpretation sa nakasulat sa banal na kasulatan. And syempre, ang una po nating isisettle is yung St. Matthew chapter 16 verse 18 pag may papasok rito ngayon. Okay? Sir Idilito Lagungan from Davao de Oro. Good evening po sir. Sir Roel and Ma'am Fritzy, good evening po siya from Butuan City. Okay, Sir Rosilo Suarez from Libya. Libya with love. good evening po sir at sa buong mga pamilya ninyo, kasama niyo po dyan. Sir Ray and Ma'am Shen, good evening again. Okay, so ngayon, totoo po ba na ang mga sulpot na sekta sila yung final interpreter ng Biblia? Eh sino po ba talaga yung dapat magiging final interpreter ng Biblia? Eh syempre, yung responsable nagpalabas po ng Biblia. Sir Abby Pimentel-Laplap, good evening po sir. Mr. Fidi Defensor, sabi naman ng kalaban ng CFD, mga babaylan daw tayo, mga Katoliko, dahil ginamit natin yan na verse. Actually, hindi ko pa po nabasa po yan na verse na yan, sir. Iyano po na muna natin. Sir Yapo Cabanes, good evening po sa inyo. Okay, sige, proceed po tayo. So, totoo po ba na ang final interpreter ng Biblia ay mga sulpot? Ang sagot po natin, hindi po. Mali po. Eh bakit po kasi yung mga sulpot na nga, so ibig sabihin, mas nauna po nag-exist yung banal na kasulatan before pa nag-exist ang mga sulpot na ito. Sir Idol Kayo, good evening sir. Sir Rodrigo Granes, sir, good evening. So, nandyan na po yung banal na kasulatan before pa po nag-exist ang mga sulpot na ito. Eh bakit po kasi 4th century, nandyan na yung Biblia eh. 15th century, sumulpot itong mga sulpot. 15, 16, 17, 18, 19, 20th century. Hanggang ngayon na panahon. So, ibig sabihin 1000 years na po. Kung hindi ako nagkakamali yung computation, 1000 years po sobra. 1 millennium po yung taas ng mga taon before pa nag-exist. 1 million na po yung edad ng 1 millennium na po yung edad ng Biblia before pa po nag-exist itong mga sulpot na ito. So, 1,000 years old na po yung banal na kasulatan bago pa sasabihin natin na nag-exist po yung mga final interpreter ng Biblia? Yan po ba yung tamang pag-iisip? Ay, hindi po mga sir. Mga sir, mga ma'am, hindi po. Eh, bakit po? Kasi ang katuruan ng Panginoong Jesucristo, dapat ito hindi po hihinto. Eh, bakit po? Kasi yung katuruan po niya, kaligtasan po ito eh. Kaya nga po sabi ng Panginoong Jesucristo na turuan nyo sila sa lahat ng aking itinuro ko sa inyo. So yung sinabi niya, turuan nyo sila sa lahat ng itinuro ko. So dapat yung katuruan ng Panginoong Jesucristo, hindi ito hihinto. Bakit? Kasi gusto po niya lahat po ma-save. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Sir John Lomarda, good evening po sir. Hindi naman lahat CFD, isa lang na CFD, di ko believe sa kanya yung CFD na hindi niya naiintindihan Bible, delikado ito para... Sige po sir, titignan ko po yung text po sir. And titignan po natin yung... Actually, sa atin po kasi, kaya nga po careful po ako dyan sa Lisetas Prosetas eh. Bakit? Kasi hindi po yan yung ano natin eh, yung stand po natin bilang Katoliko. Yan po sir, ang iba po kasi ng mga defensor, pinagsisikapan nila na makapagbigay ng talata talaga, letra por letra, hindi po yan yung pananampalataya po natin mga sir eh.
Okay, ayun, Sir Francisco Solidario, Sir, good evening. Sir John Pulunga, good evening po, Sir. Unsa ganito nga verse atong dilitanan, paminawon ang tanang pag-ampo sa Diyos, ug unsay verse atong dilitanan pasayloon sa sala. Actually, Sir, ang lahat mong kasalanan mapapatawad po kung hihingi po tayo ng tinatawag na kasalanan. And yung sinasabi niyo po, Sir, na hindi lahat na pakikinggan, at pakinggan lang po rin yung mga taong sinugo po niya, St. John chapter 9, verse 31 po. Sir Anak Lisani, good evening. Sir, Sir Tobit Osano, good evening. Sir Ryan Yan na lumakang from Tagbilaran, Bohol, good evening po. Sir Luxin Ilumba, yes, Sir, good evening. Sir Dud Salanod, magsakit na po ang dugang sa mga sulpot, Sir, makita sa live mo. Oh, lagi. Oh, ito. Si Mr. Nestor Sabsalo, ang topic natin, kayo ba ang final interpreter o tinanin niyo yung sagot? Si Jesucristo lamang mo ay magkahatag o kaluwasan. Sino po nagtututulo sa inyo dyan? Yan po yung katuruan ng Iglesia Katolika. Si Kristo Jesus lang po ang mga pagbibigyan ng kaligtasan sa amin. Kaya nga po, humihingi kami ng tulong sa mga santo, humihingi kami ng tinatawag na at naniniwala kami sa tulong ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Eh bakit po? Kasi sa pamamagitan po nito, nang dahil po sa tulong ng mga santo, nang dahil po sa tulong ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ay yun, may ililigtas po kami sa ng Panginoong Jesucristo kasi hindi po iwalay ang mga santo at ang katuruan ng Iglesia Katolika kay Kristo. Magkaisa po yan eh. Sir Adrian Mendoza, yes sir, good evening. Sir Yan, si Yan yung lumakang, good evening po sir. Okay, ayun. Sir Arvin Calabroso, yes sir, good evening po. Sir Anik, sir, napadailain basig ang inyong pastoy. Lagi. Ipagdasal mo po ako na hindi ako maligaw kasi ako kahit nasa ako katoliko, need ko pa rin ang katotohanan ng pagdasal mo ko bro. Ay, no problem po sir. No problem po. And syempre, magsisikapan po natin isa buhay po yung panalampalataya natin. Sir Jonathan Florentino, yes sir, good evening po. Nakasiguro sa Malacay 310, nga nung nidagan ang sekta ni Abot o 60,000. Mula ka, Sir Jonathan. Sir Yapo Cabanas, yes sir, good evening. Bro, lain pa ato, what if ang mga sulpot ato sa Muslim area o niya manudlo bayan sa itong Ginoong Jesucristo? Maluwas ba sila inig-abot sa judgment day? Actually, kung gagawin po nila yun at ibubuhos po nila yung buhay sa panalampalataya po nila, eh may makukonsider po sila. Nang dahil sa mga sa dugo po nila, nabayaran po nila yung mga ginagawa po nila against sa Iglesia Katolika. Namatay po sila, naging martir po sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. So yan lang po yung exemption po, Sir Yapo Cabanis. Kung papatayin po sila sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Sir Joey Madrid, yes, sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Oh, Mr. Chulukoy, Katoliko Chulukoy. Sige, pasok po kayo. Yung Chulukoy na ito. Oh, pumupunta sa rebulto pagkatapos dito sa interpretation ng Biblia ay hindi titindig sa kanilang pananampalataya kung totoong talagang kayo yung final interpreter ng banal na kasulatan. Sir Arnel Sondra, good evening po. Unya nga nang paristro man daw kuno mo og sektang corporator nagnegosyo. Mo lagi sir. Sir Jolex from South Korea, good evening po sir. Sir, at sa buong pamilya po niyo, Sir Ray Ramos Jr., sir, good evening po. At sa inyo pong pamilya. Okay. Sir Edgar Sismar, good evening, sir. Okay, so yun. So pinaka number one, 1,000 years old na po yung edad ng banal na kasulatan before pa po nag-exist itong mga sulpot na ito. So paano po may mangyayari na sila po yung final interpreter na nakasulat sa banal na kasulatan? Hindi po pwede kasi magiging unang mag-exist po yung tinatawag na libro kaysa sa interpreter. Gaya po kanina, pumunta po dito si Sir Richard Botistalia at nagpapasalamat po ako na binigyan po tayo ng for health po natin. Actually, na may nagbibigay po sa atin ng ano eh. Binigyan po lang ako for sample. Kumbaga, baka makonvince po nila ako. Yung tinatawag ng mga inumin na for yung natural or parang mga wellness na inumin or mga vitamins kumbaga. Meron po si Sir Rene Kiblat, Sir Romil Cavada and si Sir Richard Botistalia. So, yun. Kanina, meron siyang kasamahan na isang born again. Sabi ko sa kanya, diniscuss po namin na hindi pwede na magiging mauna yung guide kaysa taong nagtuturo. Gaya sa isang institusyon, gaya sa isang tinatawag na kumpanya. Hindi pwede na mas nauna po yung guide po nila or yung constitution po nila kaysa institusyon na nagpalabas ang constitution na yan. So ibig pong sabihin, mas nauna po yung institusyon kaysa aklat
na dapat doon po sa susunod kung ano po yung inutos sa mga batas ng aklat na yon. So, kaya nga po, same po sa Biblia, mas nauna pa po yung institution kaysa libro na tinatawag na Biblia. At yung responsabling nagpalabas ng aklat na yon, sila po yung tinatawag na official interpreter sa mga letra, sa mga salita, o sa mga batas, o sa mga doktrina na nakasulat sa aklat na yon. Noong una, nagtrabaho po ako sa isang kumpanya, isa po akong building administrator. So sa amin, meron kami pinatawag ng mga rules ng company. So hindi pwede na ako po yung mag-i-interpret. Ang mag-i-interpret po sa amin is yung may-ari mismo. And at the same time, yung mga binigyan ng otoridad ng may-ari na sila po yung mag-interpret ng batas na yun. Kasi sila po yung naggumawa eh. So ibig sabihin, magiging epektibo lang po yung tinatawag na aklat kung meron pong responsable mag-i-interpret sa aklat na yun. At yung responsable nag-i-interpret sa aklat na yun, sila po yung una. Sila po yung una kaysa aklat na yun. So therefore, ang Biblia, nag-exist po siya kailan po? 4th century. So before 4th century, wala pa pong bit-bit na Biblia ang una mga Kristiyano eh. Wala pa po. Wala pa. So ngayon, kung sasabihin natin, mga sulpot na sekta, sila yung final interpreter ng Biblia, eh kailan po sila nag-exist? Oh, for example, itong sekta ni Mr. Chulukoy, di ba? Oh, kailan ito nag-exist? Nag-exist po ito kayo na 20th century. So pagkatapos sasabihin, sila yung final interpreter ng Biblia, ay mali! Mali po, mali! Mali po yan! Mali po! Mm-hmm. Okay, dito pa muna, Sir, dami-dami na po, Sir Edgar, Sir Samatamosa, good evening, Sir Beno Lucena, good evening. Sir, si John the Baptist o si John the Evangelist, isa lang ba, Sir? Dili po, Sir. Magkaiba po, Sir. Si John the Baptist, mas nauna po namatay. Siya po yung nagbautismo kay Panginoon Jesus Christ. Si John the Evangelist, yan po yung John the Beloved, or John the Apocalypse, or John the Evangelist. Yan po, Sir Beno Lucena. Yan po yung pinakabatang apostol ng Panginoong Jesus Christ. Okay, bro, standa Santo Papa, bro, pinayagan ba ang Novus Ordo na nagsimba ng Latin Mass? Actually, basta Katoliko po tayo, kahit hindi po papayag yung Santo Papa, meron po tayong rights na magsamba po tayo gamit po yung traditional na natanggap po nating rito galing sa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kasi ang Santo Papa, hindi pa siya naging Papa, nandyan na po yung rito na yan. Sir Jessery Mejia, good evening, Sir. Sir Ferdinand Alim, Sir, good evening po. Sir Juanito Javier, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Abner Delphine, good evening, Sir. Sir CFD, yes, Sir, good evening po sa inyo. Tanan ba na pag-ampo, paminawon sa Diyos? Hindi po lahat. Kasi meron pong mga pag-ampo itong mga ibang sekta na pag-ampo lang ng kanilang pastoy pagkatapos inaatake ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi talagang hindi po yung pakikinggan. May makikinig po dyan yung demonyo. Okay, ayun Sir Andrew, maloy na lang ta dating daan ang kalaban ninyo. Ah, ganun po ba? Eh, bakit po ano? Bakit hanggang ngayon wala pa pong dating daan? Meron pong mapasok po dito na dating daan pero wala namang nanagawa, Mr. Maghanoy. No, nakakaawa po kayo. At saka yung noon, nagbubuhay pa si Mr. Soriano, eh, talagang tago ng tago sa kanilang kapilya eh. Sir Arnel Sondre, Sir, good evening po. Mediator bitaw. Pero lahi po ng incorporated calls. Sir, Ma'am Terry Tony, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, sabi mo ituro ang lahat ng turo ni Kristo. Patunayan kung kasama ba sa turo ni Kristo na lumuhod at manalangin sa harap ng ribulto. Ah, ginawa siya na nga mismo, gumawa niyan. Siya na nga mismo. Pumapasok siya ng templo pagkatapos ang mga Hudyo, pag magsasama, nakapatira pa po yun sa harap po mismo ng templo. At yung templo na yung Mr. Cholokoy, meron po yung mga imahen, mga ribulto ng mga kerubin. Yan po. Siya lang po mismo. Ngunit na magsasabi pa siya, ginawa na po niya. Okay, may tawag po ako. Ang Santo Papa po ba? Alam niya, nilaman ng Biblia kung ano ang mga ibig sabihin ng nasusunod. Opo, alam po niya. Kaya nga po, meron po siya tinatawag na interpretation, pero magiging personal opinion po yan. Kapag hindi po yan, edi declare ng buong iglesia. Sir Lander Ignacio, good evening, Sir Benedict Ducena, yes sir, yes sir. Sir, nga na may sulat sa 1st, 2nd, and 3rd. Nga nung mga sulat, example, si John, Peter, Timothy, Thessalonians, pati sa Old Testament. Actually, sir, yan po yung mga sulat na yan na ibig sabihin niyo, for example, 1st John, yan po yung pinakaunang sulat sa panahon na yun. Pagkatapos, sinugundahan po niya. Pagkatapos, another na naman na tinatawag ng mga sulat. And at the same time, hindi lang po si St. John, bali apat po siya nakapagsulat eh.
So ibig sabihin out of the 12 apostles, apat lang po yung nakapagsulat. At yung mga audience po nila, yung mga lugar na meron na pong tinatawag na mga Kristiyano. For example, yung sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, kay sa Thessalonica, doon sa Epheso, sa Philippos. So yan po sir, kasi sa panahon na yan is ang kanilang mode of communication is yung kanilang mga writings. Yan po sir. And kinoconsider na yung mga writings po nila, yan po yung official teachings ng mga apostol. Yan po sir. Okay, yun. Yung Savior kay ang Savior sa Katoliko kay ang Father. Yes po, Sir Jemar. 100% correct po yan. 100% correct po yan, Sir. Sir Ray, basta support, buringog mo ulagi. Sir King Bias, Sir, good evening. Sir Langga Calabroso, Sir, good evening. Watch out lang ako, lang ko kang Susan na naglantaw sa Imo Live. Ay, good evening po, Ma'am Susan, at sa buong pamilya po ninyo. Sir Arnel Sondra, kaya nga po, Sir, totoo po yan. Sir, NL Rich Nuts Tony, good evening po. Ay, opo, kilala ko po si Sir Jelson Bangoy. Sir Elpidio Bortanog, yes sir, good evening po from Jensen. Sir Edgar Sismar, sa Merkulis at hindi Bernis na matay si Kristo. Sino may sabi? Mr. Edgar Sismar. Si Soriano? Sino paniniwalaan ko? Kayo ang Biblia. Kaya nga kinuha yung katawan ng Panginoong Jesucristo doon sa cross kasi sa panahon na yon pag magsa-sunset na araw na po yun ng Sabat. Ano po bang araw? Ang araw kasunod po yung tinatawag na araw po ng Sabat. Biyernes, hindi po Miyerkules. So yan po Sir Edgar Sismar, sabihin niyo po si Mr. Soriano at saka yung mga member na Soriano, hindi po Miyerkules namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, on servers ato bro RJ, asa ato sir? Mr. JFD. Okay, sir Ramon na all, sir good evening po sa inyo. At sa inyo pong pamilya, thank you po sa ulit sa programa natin. Sir Tag Mike Steven, yes po, good evening. Okay, anong kautusan kay Moses o kay Kristo? Actually, tapos na po yung utos eh. Nandiyan na po yung utos na gumawa. At ginawa na po ng Panginoong Jesucristo kung ano po yung tama in retain. Pero ano po yung mga bagay na natapos na po sa panahon ng Panginoong Jesucristo ay naging tao at namatay doon sa krus. Yan po yung tinatawag ni San Pablo, Colossians chapter 2, verse 16, na mga anino lamang sa mga bagay na darating at ang fulfillment ay ang Panginoong Jesucristo. So yung tinatawag na paggawa ng mga imahen, niretain po yun ng mga apostol kahit na ngayon mga katakomba po noon. Merong tinatawag na mga imahen ng mahal na birhen at ng Panginoong Jesucristo. First and second century po yan, ha? Sir Lester Sabay, good evening. No problem po, Sir Benny. Sir Pretty Marshall, good evening po again, sir. Sir Novi Alfon, sir, kanos inyong debate nila? Actually, kung papayag po sa FD ito, ng Cagayan de Oro is yun, baka this coming 21 po. Okay, pagpari ako, taga-mass, diba, kasama kung pari ang mass nila, Novus Ordo, okay lang po ba sa akin na mag-Latin mass? Actually, hindi po pwede po yun, sir. Depende po yan sa obispo po niyo, hindi po pwedeng magbuot-buot yung tinatawag na mga pari. Depende po yan sa inyong obispo, kung sino po yung obispo po ninyo. Sir Junel Pristine, good evening sir. Sir Riapo Cabales, Bro RJ, maayo dyan kami explain. Ay, good evening po sir. Okay, nakahinumdum ka, dating daan to bro, karon wala, dayan sa kanyang vlog, nag-repost sa mga video. Ah, ganun po ba? Sir Pilisimo Imbati Jr., mo-react dyan ang sakop sa demonyong Adventista. Sir Busano Ramo, good evening sa Alejandro Milmil. Good evening, Sir John Batistil. Good evening po, Sir. Sir Abnel Delphine. Nag-u-olgyud ni si Liki Chulukoy. Banga maibanan mo lagi, Sir. Sir Hedra Account. Good evening po, Sir. Sir Alejandro Milmil. Good evening po. Okay, no problem po, Sir Edgar Sismar. Sir Felix Calayo, na ang sulpot baya na suko sa nagasunod po sa mga sulpot. Yung putulunan baya ang original sulpot. Naghimo og inyuhang ano daw? Ang sulpot baya na suko sa mga nagsunod po nga sulpot. Yung mapagtulunan baya ang original sulpot. Sino may sabi yung story ng pastoy ninyo, Mr. Calayon? Itong mga taong ito ba, sundog-sundog sa kanilang mga pastoy? Walang originality? Sir Lunito Manding, good evening po sa inyo, sir. Okay, dilitanan paminaom, St. John chapter 9, verse 31. Okay, Sir Jemar Quizon, naaba kahay mo bless dire sa Labaw o mga sacramental, sir. Actually, yung mga pari po na sa parokya, nag-bless po yan sila. Okay, Sir Dionis Sanico, yes sir, good evening, maulagi. Sir Nato Sumpay, good evening po. Sir Nel Lakilantang, good evening po, sir. Okay,
So yun. So yan po yung pinakauna. So mas nauna pa po yung ano, mas nauna pa po yung tinatawag na yung iglesia institution kaysa tinatawag na Biblia. So hindi po pwedeng magiging final interpreter itong mga sulpot na ito. E bakit po? Kasi sumulpot lang po sila 15th to 20th century. So ngayon, kung hindi po sila yung final interpreter ng banal na kasulatan, so therefore, lahat ng mga itinuturo ng mga sulpot na ito, hindi po official. So ibig sabihin, makukonsider po natin na ang mga turo ng mga sulpot na ito, puro lang po opinion. Opinion. Kaya nga po, kung titinan po ninyo, mga kababayan, mga kapatid, nang dahil po sa kanilang mga iba't ibang mga opinion, dumadami nang dumadami ang mga sekta nag-exist sa panahon na ngayon. Diba? Dumadami po yung ano, dumadami po yung tinatawag ng mga sekta nagsisulputan po ngayon. Eh bakit po? Kasi ang interpretation po na sa nakasulat sa Biblia, puro lang po opinion. Opinion lang po eh. Opinion lang po. So, kaya nga, kung sila po yung kakalabanin natin, kung sila po yung maiinkwentrohin po natin sa panahon ng tinatawag na debate, pagsasabi na, Biblia lang, hindi po ito battle of opinions. Bakit po? Kasi ito mga sulpot, ito puro lang opinion. Yung mga ginagawa nyo, tingnan nyo, di ba, opinion ni Kibuloy, na siya po yung appointed son of God, ayun, nagtatag ng kanyang sariling iglesia. Si Manalo, nagtatag ng kanyang sariling iglesia dahil opinion niya siya yung sinabihan sa Revelation chapter 7 verse 1 to 4. Ang dami-dami puro opinion. Ellen G. White, ayun, dahil sa kanyang vision, dahil yun, binigyan siya ng Panginoong Diyos parang confirmation na yung mga sinabi niya kanyang mga kasamahan, totoo yun. Ah, ako propeta na. Oh, yun. Puro lang po yan mga opinion. Puro lang po opinion. So, kaya nga, ang iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo, iglesya po ito na itinatag, hindi dahil sa opinion, kung hindi sa totoong turo mismo ng founder ng iglesya. Kaya nga po nakapagturo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na itong Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos. O, yung totoo yun, naniniwala ang mga sulpot. Yes, pagkatapos, sinasabi ng Iglesia Katolika, ang New Testament ay dapat 27 books. Na ngayon, naniwala ang mga sulpot. Pagkatapos ngayon, mali ng Iglesia Katolika. Sila na yung tinatawag na tama, ay talagang may diferensya. Sir Romulo Amalia, sir, good evening po. Hindi pa po ako nakapanood sa video ni Mr. Daig, Sir Lester. Sir Ronnie Bahian, good evening, sir. Sir, bro, ang naghahangon po ng debate, PMCC Fort Watch. Sige po, paano po ninyo? Ang founder si Arsenio Periol. O kaya nga po, papasukin niyo po din niyo dito si Ronnie Kilantang. Kung nandiyan na po. Sir, nasendan ka ni Sir Julius Pisaya, katubayan sa Mas San Pedro Cathedral, bayan sa... Ay, opo, sir. Meron po akong copy. Sa Ray, yung LGBT, yung nagsalita sa one of the seven last words. Talaga, nakakahiya. Okay. Aha, kay Sir Rick John Dagang. Yes, sir, good evening from Agusan City, Cagayan. From Agusan, Cagayan de Oro City. Good evening po sa inyo. Okay, so yun, 'di ba? So magiging nakakahiya po 'yan kung talagang ipipilit nila na sila po yung tama. For example, si Soriano, Iglesia Katolika, malian. Malian ang Iglesia Katolika. Eh bakit kasi? Kasi sabi ng Biblia ganito ganyan. So dapat tama itong nasa Biblia, mali ang Iglesia Katolika. So ngayon, ang tanong, tama po ba yung interpretation ni Soriano? Mali. Eh bakit po kasi? Opinion lang niya, ginagawa po niyang official. Yun. Sir Ray Palangan, sir, good evening po sa inyo. Naabay authority ang mga pastor na mukasal o legit ba? In terms of law, yes. In terms of legality, yes. They are legit. Bakit po kasi kumukuha sila ng lisensya sa gobyerno po, sir. Pero ang kapangyarihan po nila, walang pagkakaiba po, sir Ray, sa kapangyarihan po ng mga judge at mga mayor. So, nagkakasal sila ng mga tinatawag na mga tao, nagpapakasal, pero ang visa lang po niya is visa lang po sa legal na aspeto. Pero sa mata po ng Panginoong Diyos, hindi po, sir. Bakit po? Kasi hindi po yan yung sakramento. So, sa harap po ng Panginoong Diyos, hindi po legal yun. Yan po, Sir Ray. Okay, naanap po ako agyod. Sige po, sir. At least na naatay nagkadaiyang file, sir. Kaya parang in case mawala sa kuwan, IE mo, sir. Sir Gio Maurial, yes, sir. Good evening po. Kinahan lang ng yun na sila o doktor sa utok, Sir RJ. Kaya nga po eh. Totoo po yan.
actually si Mr. Alinto, no, nabanaw na po. Pero ang problema itong taong ito, puro lang ano eh, puro lang tinatawag na opinion eh. Opinion lang po eh. opinion. Okay? Sir Elijah Dunatanyal, good evening po. Mayan talaga ang sulpot. Puro lang opinion na sariling pag-intindi. Yes po sir, tama po yan. From Surigao City, good evening. Akabushi Awi De Leon from Japan, good evening po sir at sa buong pamilya po ninyo. Okay, Sir RJ, unsay pinakaligon nga reference book about sa compilation sa Bible kanang comprehensive story niya, sir. Actually, marami po, sir, pero ang sa akin po kasi hindi po ko nagre-rely lang sa isa. Kasi meron po mga information na hindi po detalye sa isang aklat lang. So ako, ang ginagamit ko is yun, the World Book Encyclopedia, Encyclopedia Britannica. Pero sa ngayon po kasi is meron po tayong ipine-prepare na ano, ipine-prepare na inihanda ng mga compilation po niyan. Depende po sa per topic. Sa ngayon po, Sir Andy. Hindi po ako makapag-point na ito yung comprehensive talaga. Bakit po kasi iba't iba po kasi yung presentations eh. Yan po Sir Andy. Okay, ayun, Sir Joril Mendoza Lesmora. Sir, di ba nasa episode na ang tinuod na simbahan, walay buling or hugaw, nga no at tuwas katoliko, sir, na aman. Sino may sabi po sa inyo na meron po, Mr. Lesmoras? Yung pastoy po ninyo? Hindi po. Ang kumikilala lang po na meron pong marumi sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, yung mga pastoy. Yung simbahan katolika, hindi po marumi. Yung mga kaanib po niya, yan po yung tinatawag na gumagawa, may mga ilang gumagawa ng marumi. Pero hindi po pwede na atin pong ipapahid sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. O for example, kagaya sa Panginoong Jesucristo, meron po siyang isang Judas. So ibig po bang sabihin, naging Judas na din po ang Panginoong Jesucristo dahil meron po siyang Judas na miyembro? Yan po, Sir Lesmoras. Hindi po yan pwede. Hindi po yung pinasasabihin natin dahil may mga maruming mga kaanib, marumi na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Hindi po. Bakit po kasi hindi po magiging marumi ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana? Bakit po kasi ang founder po nito, ang Panginoong Jesucristo? Meron po siyang mga maruming mga miyembro, mga kaanib, pero hindi po ibig sabihin again na naging marumi na po ang Iglesia Katolika dahil meron po siyang miyembro mga marumi. Yan po. Okay, Sir Arjan, ano pong isasagot natin tungkol sa pagbalik ng Panginoon na parurusahan daw ang kumakain ng baboy? Ay para po yan, Sir, doon sa mga taong binigyan ng utos na huwag kang kumain ng baboy o karni ng baboy. Pero sa atin, hindi naman po tayo binigyan ng Panginoong Jesucristo na huwag tayong kumain ng karni ng baboy. Bakit? Kasi sabi niya, St. Mark chapter 7 verse 14 to 15, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga bagay na papasok sa ating mga bibig ay hindi po yun yung nakakaparumi po sa atin. So, nang dahil dito, according to St. Mark, nang dahil dito, itinuro ng Panginoon Jesucristo na ang lahat ng makain, pwede na po siyang kainin. Yan po, Sir Rick John Dagang. So, sa mga Hudyo po yan. Pero itong mga SDA, sabi na nga, hindi kami kakain kasi sinabi ng Panginoong Diyos na huwag kaming kakain. Sige, magiging ano po sila, maging kasali po sila doon. Kasi inaangkin nila sila po yung inutusan eh. At the same time, meron pang isang kasalanan po nila. Nagpapakahudyo po sila na hindi po sila hudyo. Okay. Kaya nga po, Sir Ray. Sir Melvin Utid from Ireland. Good evening po sa inyo, sir. At sa buong pamilya po ninyo. Okay. Si Bacalaris, wala eh klaro. Puro putol-putol. Maulagi, sir. Sir Julius Lazanas from Bukidnon. Sir Edsat Enterprise, good evening po, sir. Lahat bang sulpot ay mabibilang sa erehe o walang binyag? Actually, sir, pag sinasabi natin erehe, isa po yung baptized person na hindi po siya naniniwala o meron po siyang mga katuruan o mga bagay kontra sa pananampalatayang Katolika. So itong mga nag-aangking mga Kristiyano pagkatapos naniniwala po sa turo ng Panginoong Kristo pero hindi naman naniniwala sa katuruan ni Kristo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay talagang mga erehe po yan. Sir Nestor Ayan niya, sir, good evening po and happy Easter po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Okay, Natoy Alinton, ang nahirap na nipabagdoy kamong mga iglot. Buwi. Sir Lester Sabalilo, matanda lang ko, sir, unsay una, basahon na ako, Biblia o Catechism? Pinakauna, mas pinakamabuti po yung Catechism. Catechismo po yung unang basahin po natin, Sir Lester. Bakit po? Kasi ang Catechism po natin, yan po yung guide po natin eh. Sa panahon kung magbabasa po tayo ng banal na kasulatan. Bakit po? Kasi kung diretso po tayo sa banal na kasulatan na magbabasa, wala po tayong tinatawag na boundary, kumbaga. So kung wala po tayong boundary, ang mangyayari po sa atin, mahuhulog po tayo sa tinatawag na interpretation. Gagawa po tayo ng interpretation based lang sa ating opinion.
Eh kung meron po tayong alam po natin yung katesismo po natin, pag magbabasa po tayo, oh ito, itong sinasabing ito, tinanong natin yung pananampalataya natin. Ah, ito pala yung interpretation. Kasi ang pananampalataya natin yung nagbibigay parang boundary po sa atin kung kailan po tayo mag-i-interpret ng tama at hindi tama yung interpretation. Yan po, sir. Sir Jesse Vibes, good evening po sa inyo, sir, at sa inyo pong pamilya. Sir Arnel Sondra, hilom anang mga gracia, hilom anang imong gracias ginuukol, gracias siguro sa membro. Sir Nicky Hano, dapat ang mga sulpot mag-seminar sa Mandayong para tumino ang mga o lagi sa Hydra account. Good evening po. Anong bawal na pagkain sa Katoliko during sa Holy Week? Ay bawal po kumain ng karne. Hindi lang po during sa huli, kung hindi sa lahat ng Friday sa buong taon, bawal po ang mga Katoliko kumain ng karni ng baboy o kahit anong karni. E bakit po? Kasi bilang pagbibigay pugay po yan, pagbibigay respeto po yan doon sa katawan na ginamit ni Kristo na tayo po ay iniligtas. Yan po. Okay, Sir Prince Rinel Oliveras, good evening, sir. Sir Noel Pulbadura, sir, good evening. Okay, kay ato ko no, sir, daghan ko no, palahubog. Eh, bakit po ba, Sir Joril, sabihin niyo po sila, bakit po ba, turo po ba ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na magpalahubog ka, na maging sugarol ka? Hindi po. Ang katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, tinuturuan po tayo ng kabanalan. Depende na po sa atin kung susunod ba tayo o hindi. Yan po, Sir Joril. Sir John Ray, kaya nga po eh. Hindi po yun. Sige po, pag may papasok, iyan po natin. Sir Densio, si Belia, sir, good evening po. Thank you po, sir. Sa ulos po yung tulong sa program natin, maraming salamat. Nabili ko na po yung ano, yung dalawa, nandito na po. Ito po, yung Rules of Evidence. Then pagkatapos, meron na pong ano, ito po, Mary and the Roman Catholic Church, isa pong aklat na isinulat ng Protestante. Ito po. And also itong paglilitis kay Rizal. Ayan. So ito iyan po, sir. Ito po yung ano natin, sir Densio, maraming salamat po. Okay, ayun. Sir Marvin Tinio, good evening po, sir. Sir Rodolfo Barameda, good evening po, sir. Actually, yung mga tumutulong po sa atin, isang ginagawa po natin is, ayun, binibili po natin ng mga gamit po natin sa program po natin para at least hindi po tayo magiging kulelat if in case na meron po talagang harapan in terms of argument. Sir Greg Lilok, yes sir, good evening. Sir Edgar Aglubat, yes sir, good evening po sa inyo. Ana pa, is the cargo na ko, nadilid daw sila sekta, wa daw sila ilabot sa 60 kabuk. magbasa po sa Woodbury, isa kupidya, na under po sa Protestantism. At makikita po nila na sila po yung pinakauna doon. Yan po, Sir Ray. Okay, Sir Jason, answer niyo, sir. Good evening po. Ang asis is clean and perfect church cause Christ, Jesus Christ. Kiyas po, Sir Nathaniel. Tama po yun, sir. Okay, Sir Vomrara. Good evening. Sir Mila, Ma'am Mila Gofredo from San Benito, Siargao. Good evening po sa inyo, ma'am, at sa buong pamilya po ninyo. Sir John Dagang, Sir RJ, ingon si Bacalaris lahi daw ang atong pasabot sa word nga founder o sa builder. Hindi po. Actually, yung founder, ang one of the synonym ng founder is establisher. Ang establisher, ang synonym po niya, builder. Yan po. Kasi ang pag-isip po kasi ni Mr. Bacalaris, pag sinasabing founder from the word found, pag sinasabing found, ibig sabihin nakakaplag ay mali. Kasi yung nakakaplag po kasi verb po yan eh. Hindi po yan noun. Kasi ang founder po kasi noun po yan. Yun. Yan po, Sir Rec Jan Dagang. Sir John Ray, sige. Yung panganiban, tingnan natin ang galing mo sa Arles Soriano. Magipag-debate kasi ang defensor. Kaya nga po, Sir John Ray. Ay, Sir Robert, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Thank you po, Sir Russell. Alas minto na sa programa at maraming salamat. Okay, Sir Jason, so yung Sir Tong, strong man na page ng Hamburg na wala daw ka-score sa iya. Sino? Strongman? Ako wala ka-score? Hindi, iwan ko lang kung nakaharap mo na po ba yan. Wala pa po akong ano, wala pa po akong nakaharap ko pala sa ibang ano, kay doon kay Brad Eugene Gapo. Sabi niya hindi na ka-score at talagang kulilat po siya doon eh. Ang dami-dami kong mga tanong hindi po niya masagot eh. Pagkatapos ako ang kulilat. Sir Jomar Paran, good evening sir. Nya membro man nato na sir nakasala Japan ta. Hindi po, sir. Hindi po. Kasi yung paggawa po kasi ng kasalanan ni Mr. Lesmoras is isa po yung choice po natin eh. Choice po natin. Wala po, hindi po ito kasali o hindi po ito kasali sa turo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Turo ng Isimbang Katolika, maging banal ka. Pagkatapos ang ginagawa natin, hindi ka banalan. So, yan po, Sir Jorel. Same po yung sinabi ko po.
nang nagkasala po si Judas, na naghudas po si Judas, ibig po bang sabihin kasalanan po ng Panginoon Jesus Cristo yun? Hindi na po naging perfect yung iglesia ng itinatag ni Cristo dahil meron po siya kasamang Judas? Yan po. Sir Zio Hamilo, good evening po sir, sir from the village of Quezon City, good evening. Ma'am Glenessa Hu, good evening po again ma'am. Kasi hindi po nakapag-follow sa mga pages po natin mga sir, i-follow niyo po. Yung mga pages po natin, RJ Roland Sandra Second TV, Apolia Punta Argumentin, Kuya Apologist TV page. Pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa atin po mga channels, hindi po nakapag-subscribe. Subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And yun, sa mga Katoliko na gusto po tumulong sa programa natin, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating account numbers, hindi po sa mga screens, tumatakbong information, and pwede nyo po kaming i-message sa atin pong page kung by remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming maraming salamat po in advance. At sa mga nag-order po ng Armadura sa Pagtulong Katolika Volume 1, so yun, may padala po tayo bukas, next day, and sa Saturday. So hopefully, dating po yan by next week po sa inyo. And sa Armadura Volume 2, by Saturday po tayo magsisimula. Inaantay ko na lang po yung finished products din. After on that, isa-send po namin sa inyo. So, ang ipaprioritize po natin na makakuha ng volume 2 is yung nakakuha ng volume 1 ng Armadura sa Pagtuong Katolikas. Okay, yun, Mr. Rinaldo Lorete, sabi niya, but, asa man ninyo gi-interpret sa Biblia? Di ba sabi ko, kayo nga, di ba ang final interpreter? Bakit nyo ibabaltan po yung mesa, Mr. Lorete? Sabi niyo, ang bendisyon sa lukay, eh, pag sinasabi po kasing bendisyon, galing po yan sa Panginoong Diyos, hindi po yan sa pari. Magbibendisyon ang pari sa pamamagitan sa otoridad na ibinigay po ni Kristo doon sa kanya. Oh, yan po, Mr. Lorete. Black Nazarene. Actually, yung sinasabi yung Black Nazarene po kasi, yan po yung imahe na tumutukoy doon sa Quiapo na ang paggawa po doon ay ginamit po yung black na kahoy o may itim na kahoy. Kaya nga po tinawag po siya, mas nanood po siya ng Black Nazarene. Eh bakit po? Kasi sa lahat ng mga imahe ng Nazareno, yan lang po yung black eh. Bakit? Kasi yun, ang ginamit is yung tinatawag na materialist na itim. Pagkatapos sasabihin mo, may mabasa ba yan sa Biblia? Niyabag po yan! Bayad sa misa sa patay, hindi po yung bayad, wala po kaming bayad. Pero meron kaming ibibigay pag magpapamisa po kami sa patay. Eh bakit po? Kasi ayon sa banal na kasulatan, kapag merong tinatawag na dasal, meron po tayong katumbas na pera ibibigay in behalf na bilang ating sakripisyo na ibibigay po natin doon sa Diyos. Diyan po ibibigay sa kanyang iglesia. O yun, patay na, panapi. Ah, hindi po may kagaya po sa inyo. Hindi pa may kagaya po sa inyo, Mr. Lorete. Kung i-compare po natin yung gasto po ninyo at sa gasto po ng mga Katoliko, ay mas talagang pinagpeperaan po kayo ng pastoy po ninyo. At ang pinakamasaklap, yung pera po ninyo ay mapupunta doon sa malalim na bulsa ni pastoy. At siya, yan po yung ibibili ng make-up ni Mrs. ni pastoy. Yan po yung ibibili ng mga cellphone sa Mrs. ni pastoy at sa mga anak po niya. Yan po yung ibabayad sa tuition fee ng mga anak ng mga pastoy po ninyo. Nakakahiya po yan. Sir Sunny Elmido from Silago, Southern Leyte. Yes, good evening, good evening. Sir Rajan Ray, good evening po from Usami City. Good evening. Sir Ray Quinto, yes, good evening from Barangay Canaga, Simunga, Cebu. Sir Dodoy MF, good evening. Unsang Biblia nga Tagalog na 73 books? Actually, sir, meron po, sir, yung kay Monsignor Abriol. Meron po, Sir Dodoy MF. Sir Casino Yoyoy from Sambales, good evening, sir. Sir Claudia Abansado, good evening. Na yun. Sir Romis Pisan, Sir RJ, good evening po. Ang ating reliyon na RCC ang tunay. Kaya nga po, sir, totoo po yan. 100% tinuod na. Sir Jose Olivero, sir, good evening po sa inyo. Okay, sir Mr. MB Pangadiban, gusto mo ka isabong dito kasi hindi mailitaw kung College of Apostles mo. Ah, ganun po ba? Ah, yan pala yung argumento ni Mr. Suriano. Kasi ang pag-isip po niya, college yung nag-aaral. Nakatatawanan. Ay, College of Cardinals, nag-aaral pa ng mga kada ng kolehiyo. Ay, nalang. Ay, nalang, nalang. Okay. Wala din po sa, wala din po sa Biblia. Hindi din pumabasa sa Biblia yung tinatawag na presiding minister. Wala po yan sa Biblia. Wala din po sa Biblia na meron pong mga incorporators ang iglesyang itinatag ng Panginoong Jesucristo. Wala po yan sa Biblia. Wala po. Kahit ni isang talata sa Biblia, hindi ka po makapagbibigay sa akin
na ang Biblia nagsasabi na kailangan ang iglesia ay merong mga incorporators. Wala po. Sir Jason Ansoyan, yes po sir, theologist man na, walay teyo, tapaw, kung walagi. Sir Melvin Utid, bro, si Daig ni Adto sa accommodation sa mga madre, na ulawan kay Ingnan sa mga madre, kibawa mikin sa tinuod ng reliyon. Walagi sir. Naulawan noon. Sir Ewan Hadol from Surigao del Norte, good evening sir. Kay Ingon si Bacalares, dili daw makapasipasi ang mga CFD pagtawag. Kung saan ang makapasipasi pagtawag nga, iha mo pong patsyan, huwag mutubag na. Huwag maipit na patsyan ng sadpun niya. Okay, sir, mo review na ko. Sige po, sir Ray. Go ahead lang po, sir. Okay, sir Langga Calabrosa, sir, good evening. Sir Gilbert Maneha, good evening, sir. Aso lang ko na naabata mabasa sa panahon ni Kristo nga maghimo o ga... ang kinulit nga larawan. Ang mabasa po natin, sir, ang mabasa po natin sa na nakasulat sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon, kung in-raised ni Moses yung bronze serpent, ay i-raised din po yung anak ng tao. So, yan po. And refer po yan sa ano? Refer po yan sa imahen. And at the same time, yung second meaning po niya, refer po yan sa kamatayan ng ating Panginoon na si Kristo. Number two, yung sinabi ni St. Paul na kung dinala natin yung imahin ng lupang ito, magdadala din po tayo ng imahin ng mga tagalangit. And mismo San Pablo, nagtuturo po siya, gamit po yung imahin, yung Galatians chapter 3 verse 1. So yan po, Sir Gilbert. Kung sasabihin po natin pag-uutos, tapos na po yung utos eh. Tapos na po yung utos sa Old Testament pa. So, nunid na po yung, uulitin po yung pagbibigay utos. Okay, yes po, Sir Yan Lumakang. Good evening po sa inyo. Sir Bert Salodes, good evening. Sir Aaron na Crystal, good evening, sir. Bali, 1 hour lang po ako ngayon nga, sir, ha? Kasi I'm not feeling well po kasi ngayon eh. And good evening po sa 214 viewers po natin, mga sir. Sir Arjetana, muabot ang time ang mga kulang o kahibalo sa simbahan, makaamgo o ang nailad na uban. Puhon-puhon, sir. Maabot yun na, Sir Jerry. Sir Jeril, rather. Sir Ronel Kilantang, bro, ang sabi pa ni Jonathan Periol, hindi daw nauunawaan na patuloy daw ang pagtawag ng Diyos ng mga apostol sa panahon ngayon dahil apostol lang daw ang may karapatan mangaral. Tama ba yun? Actually, tama po yun eh. Pero yung mga apostol, sabi ng Panginoong Jesucristo, gawin nyo silang, gumawa din kayo ng inyong mga alagad. So ang mga apostol merong mga alagad. Yung mga alagad na galing sa mga apostol, meron din po mga alagad kasi yan po yung utos ng Panginoong Jesucristo eh. Pero ang tanong po diyan, sino po ang nagturo kay Mr. Periol na magiging apostol? Sino po? At kailan? Kasi sabi banal na kasulatan, direkta ang Kristo na magtatawag na ito yung apostol. At pangalawa, merong pangalawang pagtawag yung isang election. Sa pamamagitan yung pag-replace kay Judas Iscariote. Judas Iscariote, in-replace po nila sa Mas. Election po yun. And kay St. Paul, talagang direktang tinawag po siya. Kay Mr. Periol, sino po ang tumawag? Sa kanya. Sabi nila, si Panginoon si Kristo, sino may sabi? Ano ebidensya? Diba? Sir Mayo Bantres, sir, good evening po sa inyo. Sir Busano Ramon, hindi sumagot sa tanong ko. Kaya nga po, sir. Okay, Sir John Ray, sagot po niya ito. Sir Aaron Crystal, no problem po, sir, and more power din po sa inyo. Sir Romel Orgin, good evening. Ginasaway kita pag Brad, kay giutos man sa Dios is 3 sa pag-ingon sa Dios nga gumawa yumukod sa mga larawan, edi wag simply logic. Ay, illogical po yan. It is a fallacy of non sequitur and fallacy of composition, Mr. Les Moras. Kung gagawin po nila lahat ng mga imahin, bawal. Magiging Diyos-Diyosan. Ano po yan? Non sequitur and composition. It is a fallacy of composition. You cannot use the truth in particular as the truth in general, Mr. Les Moras. So, klaro po dyan na yung Ezekiel chapter 33 verse 3 refer po yan sa mga Diyos-Diyosan. Hindi po yan refer sa mga imahin ng mga banal. Yan po. So, bawal po yuyukod ang mga tao doon sa mga imahin ng mga Diyos-Diyosan. Pero, doon sa mga imahin na mayroong koneksyon sa Panginoong Diyos, like sa imahin ng mga kerubin, yun, pwede. Lahat nga, di ba? Sa Old Testament, kung titignan natin, inutusan ang mga Israelita, pag magsasamba kayo, dapat nakaharap kayo lahat sa altar ng Jerusalem. So ano po ba yung anong nakalagay doon sa altar ng Jerusalem? Ang nakalagay sa altar ng Jerusalem ay mga imahin. Imahin ng mga kerubin, mga ributo ng mga kerubin. Second Chronicles chapter 3, verse 3 to 10. Yan po. Sir Mickey din Burungan, yes sir, good evening po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sir Darrell Manatag, yes sir, good evening. Sir Sir Julius L. Larosa, good evening, sir.
Kay kaayo bang Pastor Sir kay imbis rapture ilang isang iyo sa iyang mga miyembro pero ang resulta na himong rapture. Sir Bonifacio Kakalonya, good evening sir. Sir Abner Delphine, maogyod na lesson sir Arjel, little knowledge kaya nga po sir eh. Little knowledge is very dangerous pero kung si daig pa I don't care. Ay na lang. Isa pa din problemetan ni Buko Bugok. Sir Almiratilia. Okay, mag-iingat kayo sa mga bulang propeta na nagsig. Ay opo, yan po yung ano, yan po yung mga pastoy po ninyo Mr. Ratilia. Sir Eric Baco, sir good evening, Sir Antonio Francia from Gumakakyasong, good evening sir. Dami-dami na po Sir Antonio Sarona, kana si Bacalares, maayo lang na ugag debate nga tigbakay sa kanto mawalagi sir. Sir Juan Tamad, sir pakispin po sa skizen po sa 1054, di ba sa una usara na sila, then na nagbulag pasabot ba kiniduha tinuod? Hindi po, iisa lang po yung katotohanan. Isa lang po yung katotohanan. Eh yung mga humiwalay sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, even if they are connected, na kahit na meron po silang connection doon sa mga apostol, pero dahil hindi po na tinanggap yung main branch, ay ayun, talagang mananagot po sa Panginoong Jesucristo. Yan po, Sir Juan Tamad. Sir Nel Kilantang, yan nga po ang tanong ko, pero kaya nga po, Sir. Sir Alex Tobalias, yes sir, good evening. Sir RJ, nga no, mali man ang salmo sa Do I Rhyme? Hindi po, wala pong mali po, Sir. Wala pong mali. Ang original yung chapter po kasi ng Psalm is 150. Eh sa Protestante 151. Yan po Sir Alex Tobalias. Sir Arthur John Ardels Villanueva. Yes po sir. Actually sir magpapadala po tayo this week po sir. Sana yung dapat sana is last week pa po kayo eh. Pero yun ano po natin sir eh. Yung pagpapadala. Pero yun, 100% mapapadala po natin yan sir. Antay-antay lang po ng konti. Pasensya na po. Okay, sabi ni Soriano, si Raulo ang magdiwang ng birthday tapos si Raso nagdiwang ng birthday. O lagi. Sir Eric Bagos, bakit po sila may larawan ni Ellen G. White na yan yung problema? Sila po yung sumisira sa kanilang stand. Sir, ayaw ko yung Oplan Caltas, IN Second Thanksgiving, Lingap, Handugan, Lagak, Linggo, Huwebes, dami-dami pala, bills, bayaran ng mga membro. O lagi. Sir Rochelle Fornolias from South Cotabato, good evening. Sir Jerry Anurico, good evening po, sir. Kaya nga po, sir. Sir Josel Castro, kuya, bakak yun yung imo pagtudlo. Adin, istand mo yung tama. Kung sabi nyo, bakak yung pagtudlo ko, istand mo yung tama. And titignan natin kung makakastand po ba kayo yung sinasabi po yung tama. Kasi, iisa lang po yung merong tinatawag na tama. Yan po yung sinabi ni St. Paul na pillar and foundation of truth. Yan po yung iglesia po niya. At yung iglesia niyan, wala pong iba maliban lamang po sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung sasabihin mo na mali ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, then tindigan po ninyo. Ako po yung magtatanong. Okay, bro, may Bisaya version sa base si meron daw pero hindi pa po ako nakakita sir ano, Sir Edson. Okay, Sir Ronald Serenada. Yes, sir, good evening from Upol, Misamis Oriental. Okay, sir, asa ka pwede makakonyak sa CFD dire sa ko sa Junior Santos? Actually, sir, hindi po ako member ng CFD. Nasa Lay Catholic Apologist International po ako, sir. And then dyan po dyan, actually, ang sa Jensen is sa pagkakaalam ko, meron pong iilang CFD po dyan, pero ang mas malakas po dyan is yung CF Lamp, kung hindi ako nagkakamali. Sila po yung mas active po dyan eh. Okay, sir, simple na ipamatod ang True Church. Sir, huwag kinsay kadugtong. Kaya nga po, Sir Antonio. Okay, Sir Nel Tuguya. Yes, sir, good evening po sa inyo. At sa inyo pong pamilya. Sir Parolito Saire, good evening, sir, from Sambuanga, Sambuanguita, Negros Oriental. Good evening po. Okay, ang tama lang po, Jesus Christ po lang, hindi religion. Yan pong mali po ninyo. Bakit po? Kasi pag sinasabi po natin si Kristo lang po yung tama, kasali din po yung kanyang reliyon. Kasi si Kristo at ang kanyang reliyon, hindi po pwedeng ipaghihiwalay po yan. Yan po yung mali po ninyo. At matitindigan ko po yan na mali kayo. Bakit po? Kasi kung hindi po kasama yung reliyon sa katotohanan ng sinabi ng Panginoong Kristo, magiging sinungaling si Kristo at yung mga apostol. Kayo po yung magiging tama. Yan po yung opinion po ninyo. So hindi talagang napapatunayan po natin na hindi po kayo yung interpreter ng banal na kasulatan. Okay, ayun, mausap sa kinabuhi. Bakit po ba tayo po ba yung tagapagligtas, Mr. Les Moras? Para sasabihin natin na dahil nausap yung kinabuhi ko, ako ay maliligtas na hindi. Kahit mausap pa po yung kinabuhi po ninyo, kapag wala po kayong grasya na galing kay Kristo, useless din po yan. Sa simbahang Katolika, dapat gumawa ka po kami ng mabuti
pagkatapos po namin matanggap yung grasya, eh bakit po kasi yung paggawa po ng mabuti, siya po yung mag-preserve sa grasyang natanggap po namin galing kay Kristo. Yan po. Sir Leopold de Bertones, good evening, sir. Wala pong religion. O, sino may sabi? Kayo? Hindi po. Sabi ni St. Paul, walang makakagiba sa relihiyon na hinahawakan natin. 1 Timothy chapter 3, verse 15. O, sino paniniwalaan ko, Mr. Castro? Kayo? Sir Glenn Luzon, yes sir, good evening. And also kay Bro Stalwart, good evening from Jensen, good evening. Okay, sir, sabi nila Surya na wala daw tuhod ang Diyos na, delikado. Ay, Sir Ronnie Parba, sir, who is a true church, Greek Orthodox or Roman Catholic Church? Ang Roman Catholic Church. Bakit po kasi, humiwalay po kasi ang Greek Orthodox sa simbahan Katolika eh. Yan po, Mr. Ronnie Parba. Kuyaw, ugnay anak si pastor nga dili katiwas og eskwela kinamalik nas katoliko. Yan po yung problema po nila, sir. Talaga magiging problema po nila yan. Sir Aliho, tap-tapul ko, good evening po. Ano mo po talaga ang pagpaliwanag-maliwanag pasaklat ng araw? Okay, tubaga pangutana kinsa ang apostol nga nag-authorize nga magbuhat mo gribulto. Actually, mismo ang Panginoong Jesucristo ginawa na nga nila eh. Diba? Wala po tayong mabasa sa banal na kasulatan na bawal po gawaan ang mga apostol ng imahin, even ang Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo makabasa ng ganyan. At sa panahon po ng mga apostol, mismo sila pagpapasok sa templo, magsasamba sa Panginoong Diyos, nakaharap po sila sa larawan. Nakaharap po sila sa tawakin ng ribulto. Ayan po. Ay, nalang. Oh, nasagot na po ha. Nasagot na po. Mm-hmm. Sir Arnel Albarando, yes sir, good evening. Sumala salmo, bisan pa sa unang mga panahon na anagiday mga tao nga namuak o mga butang. Ay, opo, totoo po yan. Okay, mali po ang pag-interpret mo. Sige, itindig niyo po yung interpretation po ninyo at ako po yung magtatanong. At ano po yung klaseng interpretation na ginagamit po ninyo? Diba sa inyo, Bible alone lang kayo? Sir Antic Sanchez, good evening po sa inyo. Asa mabasa ang mga apostol ni Luhod? Ay, pagpapasok po sa templo, hindi lang po nakaluhod sila. Talagang nakapatira pa po sila. Kasi yan po yung Jewish way of worship. Talagang nakadapa po sila sa harap po ng ribulto. Itong mga taong ito, kala ko ba nagbabasa kayo ng Biblia? At alam po ninyo yung Biblia. Alam ninyo kung paano i-interpret yung Biblia. Itong mga taong ito, may mga diferensya. Ay, nalang. Ay, nalang itong mga taong ito. Merong mga diferensya. Ay, nalang. Okay, opinion. Hindi po opinion. Realidad po yan. At yan po yung nangyari sa banal na kasulatan. Iyang ginagawa ninyo, yan po yung opinion. Hindi po yung nakasulat sa banal na kasulatan. Okay, sino pong tumututol po dyan, Mr. Castro? Sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. And the truth, sabi ni St. Paul, itong iglesia ito po yung pillar and foundation of truth. And sabi ni St. Paul, itong iglesia ito yung katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ko kanina, hindi po yan pwedeng magkahiwalay. Again, 1 hour lang po ako. So ngayon, sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Roland Sandra Second TV, Apolia.Argumento, and Kuya Apologist TV page. And pwede po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also sa atin po mga channels, sa hindi pa po nakapag-subscribe, i-subscribe po yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apology International Official, RJ Sandra Second TV, Kuya Apologist TV, Barrio Kawayan Religious Forum, and pwede po kayo mag-send po dyan ng super stickers, super chats, and super thanks. And sa lahat ng mga Katoliko na gusto po tumulong sa programa po natin, pwede po niyo ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po nating mga account numbers dyan po sa mga skills yung tumatapong information, and pwede nyo po kaming i-message sa itong pong page kung by remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po. At sa mga nag-order ng volume 1, so magpapadala po tayo by bukas or by next day, and sa volume 2, mag-start po tayo ng Saturday at saka Monday. Ipapadala po natin mga sir. Yung armadura sa pagtuong Katolika, tinuturuan po natin ang mga Katoliko paano sumagot kung magtatanong ang mga hindi Katoliko, at paano din magtanong sa mga hindi Katolikong umaatake sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Okay, yun. Sino pa po yung nandito? Titignan natin ha. Sabi pa ni ano? Sino yun? Okay, talaga tinatawanan ko po yan. Bakit po kasi mali po kasi yung interpretation po yung sa nakasulat. At mapapatunayan ko po yan na mali po yung interpretation po ninyo.
ay hindi po, yung pagluhod po namin sa harap po na lang, hindi po yung contradiction sa Acts of the Apostles chapter 17 verse 29. Bakit po? Kasi klaro-klaro po yun. Nakaharap po kami sa imahin ng mga santo, hindi po sa imahin ng mga Diyos-Diyosan. Yan po. Okay, ang bawal po, nakaharap ka doon sa imahin ng mga Diyos-Diyosan. Yan po yung bawal. Pero pag nakaharap ka sa imahin ng mga ributo ng mga banal, ay hindi po yan bawal. Hindi po yan bawal. At lang tumatawa ako, Mr. Castro, kasi yung argumento po niyo, katatawanan eh. Oh. Ang ginagawa ninyo, pinupugutan ninyo ng ano, pinupugutan ninyo ng katawan ang Panginoong Jesucristo. Tinatanggalin niyo ng katawan ang Panginoong Jesucristo. Talagang delikado po 'yan. Sabi ni Saint Paul, kahit nga kami o isang anghel magtuturo ng mga bagay na hindi namin itinuturo, let hindi anatima. 'Yon. Sir Razel Ramirez, say, yes sir, how to avail your books? Ay, yes sir, mag-message lang po kayo sir. Sa mag-message po kayo sa inbox Sir Razel Ramirez para yun, ma-provide po namin ng information kung mag-avail po kayo ng yung aklat po natin sir. Sir Simon Siona from Luok, Tomas Upos, Southern Leyte. Good evening, sir. Okay, yun, ayaw isip pa. Oh, sino po nagsabi sa inyo na nag-iisip na mo yung mga ributo namin ng mga Jews namin? Nagdanasal nga kami, Mr. Ramilboy, ma'am, to na ama namin, sumasalangit ka. Hindi namin sinasabi na ama namin, ikaw ay ributo. Talagang may mga diferensya itong mga taong ito. Ay, nalang. Mas madala mga sulpot nakaharap sa electric fan pag nagsisimba. Ah, okay lang yan, at least electric fan. Pero ang problema po dyan, nakaharap po sila sa kanilang pastor na kalbo. Ay, delikado po yan. Delikado. Galit na galit sila pag nakaharap sa ributo ng mga santo. Pero doon sa kanilang pastor na kalbo, doon nakaharap, ay, talagang diferensyado po yan. Ay, nalang. Mr. Melboy, ay talagang sa iyo po yung ikaw po yung matatamaan po sa word na bugua. Eh bakit po? Kasi yung argumento niyo talagang ang layo-layo sa katotohanan. Ang layo-layo sa katotohanan. Eh bakit kasi? Ang turo ng Iglesia Katolika, now this is the Catholic faith, we worship one God. Hindi namin sinasabi na we worship many gods including statues, including images. Wala eh. Wala. Hindi ganyan eh. Kung ipipilit po yan ninyo, yung sinasabi ninyo ay talagang pinagbibintangan ninyo kami. And ayon sa isa sa mga utos sa Panginoong Diyos, huwag kayong mambintang. Ay, may impyerno ka kung ganyan yung ginagawa ninyo. Okay, katawan, hindi po. Kayo po yung tinatawanan ko. Bakit? Kasi hindi po makakalusot yung mga lies po ninyo. Mga boot ninyo, hindi po yung makakalusot eh. Okay, ayun. Ha, kayo po ang delikado, baka impyerno. Ah, ganun po ba? Eh sa amin, meron na kami mga Katoliko nakapunta na ng langit at bumalay. Sinabi, ay meron ng mga Katoliko, nandoon kayo. Meron po ba kayong ano? Meron po ba kayong membro na kasama ninyo Mr. Caso na namatay, bumalay? Pagkatapos sinasabi, ay patuloy, magpatuloy kayo dyan kasi naligtas kami. Wala eh, kahit isa. Wala. Ipa-deliver na lang nako sa karkar. Ah, sige po, sir. Sir Rojgan. Good evening po sa inyo, sir. Sir Jeff Atienza, good evening po sa inyo, sir, at sa buong pamilya po ninyo. Naaba na sa Biblia ng tukmod tumba kireson po. Yan, namula po yan sa Biblia. Sila daw, sir, harap sa pastoy, magluhod-luhod kung ganyan pag-iisip nila, humarap yun sa Diyos-Diyosan. Kaya nga po, sir, eh. Yan po yung pinakamasaklap kasi pastoy talaga. Buhay pa. Pagkatapos sasabihin mo, pastoy, ipagdasal niyo ako, pastoy, ipagdasal. Pakinggan ba yan ng Panginoong Diyos, pastoy ninyo? Wala po yung connection sa Panginoon sa Diyos. Pakikinggan yan? Hindi po eh. Sir, guyaw po yata kayo si Kari Tumbig. Good evening po sa inyo. Okay, sino may sabi sa inyo, Mr. Castro? Talagang ang linis-linis po ninyo, no? Sasabihin niyo, mga Katoliko, ganito, ganyan, mga masama ang mga Katoliko. Kayo lang yung mga mabuti? Out of 89 million cattle sa buong Pilipinas, iilan lang po makita po natin merong mga sinasabi pa, mga yabag, kumbaga. Most of us ay mga tarong. Most of us, pero hindi po mga saints. Nagkakasala din po. Mga tarong po kami, pero hindi po kami mga saints. Yon, Sir Guinness Hamila, yes sir, good evening. Kano kayo kini mga sulpot, dako na sila og sala. Ay, opo, talaga may impyerno po itong mga taong ito eh. Okay, unsaon pagsulod sa live nimo? Sige po, sulod. Sige, mag-extend po ako pagpapasok po kayo. Hindi makaagwanta, no? Sige po. Nandyan po yung link. I-click lang po ninyo. One click lang po yan, Mr. Manto. Sir, sir, kung totoong church ang Roman Catholic, bakit hindi nagpasakop ang Byzantine Church
or patriarch pastor po sa Roman Catholic Church. Eh bakit po? Kasi number one is parang rubber ano po yan sila eh. Rubber patriarchate po yan sila eh. Pag sinasabi po kasi patriarchate, yan po yung mga nurse na yan, ang San Pedro yung nagtatatag. Oh, for example, the patriarchate of Antioch, oh, patriarchate of Jerusalem, patriarchate of Alexandria. Ang sa Alexandria, even si St. Mark yung nagtatagpo doon, pero by the authority of St. Peter. Sa Antioch, si St. Peter po yung nagtatag. Sa Rome, si St. Peter po yung nagtatag. Sa Constantinople, sino po yung nagtatag doon? Hindi, wala eh. Hindi po si San Pedro, kaya nga po, hindi po siya makonsider as a patriarchate. Or meron po siyang patriarchal see. Pero bakit tinanggap po yan ang Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, meron patriarchal see po doon sa Constantinople, eh bakit po kasi in respect doon kay Emperor Constantine? Yan po. Sige, musimba, pero padayo nagpakasala. Ay, ganun po ba? Diyos po ba kayo, Mr. Castro, para sabihin po ninyo na ang mga Katoliko nagpadayo ng pagpakasala? Diyos po ba kayo? Nakikita po ninyo yung bawat puso at isipan ng mga taong Katoliko para sasabihin yung, kayo, mga salanan kayo? Ay, judgmental po kayo. Nagjudge po kayo sa amin. Okay, nandyan na po yung link. One click lang po yan, mga sir. Okay, mag-i-end po ako ng 1 hour and 15 minutes. Mga bali, 7:20 na lang po. Okay, bali 1 hour lang po sana ako, pero umabot po ako ng almost 7:30. Ang masama, mga sulpot, mga scammer, ay upo, 100%. 100% po yan. Yes, sir, nakarabala sa Lakito. Kaya makabless ba og tubig aron na mahimong, good evening, sir RJ, makabless ba og tubig? Hindi po. Wala po sa authority to ano eh. Kasi yung pagbe-bless po kasi ng mga bagay, yung mga sacramentas, nasa authority lang po yan ng mga pari. Wala po sa mga pastoy. Mm-hmm. Okay, Sir Julie Tubog, basi ganahan ka musulod. Ma'am Noreen and Sir Tata, good evening po sa inyo. Sa Tagum? Dahil mo sa Tagum ron, ma'am? Ma'am Noreen, regalso ka Sir Tata, ha? Okay, amping mo always, ma'am, sir. Feeling ni mo, wala kayo mo lagi. Bisa rin yung mga pari, wala yung kabaguhan. Ah, ganun po ba? Eh, yung mga pastoy po niyo, meron kabaguhan po yan? Po ba yan? Yung mga pastoy po niyo, kung meron po yung kabaguhan, dapat sana umalis na po sila sa iglesia yung inaaniban po niyo. Eh, bakit po? Kasi tataglan po yan ng tao. So, mga pastoy po niyo, mas masama pa po yan kaysa mga pokpok na sa kalsada. Bakit kasi, ayun o? Parang ma... Huwag na lang po natin sabi. Pasensya na po. Okay, kaya nga wala na kasala, manaway kas Katoliko mo lagi. Murag yung mga skinsa ba? Murag kinsa mga limpiwa. Yes, sir, walang kuya Geser. Good evening po sa inyo, sir. Kung ang unang demonyo si Charokoy Buda. Buing. Okay, so bro, sa pas magkalaras, nagsige, nagmonitor sa iyang dugo tungkol sa iyong program, Buing. Okay, salud na, bye. Kanya po ko naghihintay. Pero until na, wala pa. One click lang po yan eh. Hindi po yan aabot ng ilang minuto pag-click lang po sa link na yan. Okay, so I think parang wala na pong papasok. Sige. Okay, sa nag-order po ng volume and volume 2, mag-order pa, i-message po ninyo yung page po natin. RJ Horolan Senator II TV Apolihia Punto Argumento sa Facebook page po natin, mga sir. And sana huwag niyo po kalimutan din na i-follow po ninyo ang page nito. And thank you din po sa mga nag-follow sa page ko po, yung isa sa RJS Vlog 2022. Maraming salamat po. And thank you po, kasi hindi ko po inakala na meron po mag-follow po doon eh. Okay, ninkupos ang itlog sa sulpot. Ito po naman tama sa comment mo lagi. Di sila makablas yung tubig para mahimong holy water, pero sa bakalaris mag-ordin na daw sa pitaka. Ay, nalang. Okay, oy, bakit hindi po mapasok, Mr. Manto? Kanina pa ako naghihintay. Puro ka lang. On opinion mo yan, pero hindi mo ma-establish na opinion ko ito. Ay, wala eh. Puro lang putak ng putak sa comment section, hindi naman makapasok. Sige. I think parang wala na po pumapasok. And thank you po sa 244 viewers po natin. Maraming salamat po sa inyo. So inimpisan po natin ang programa po ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programang ito sa pamamagitan po ng sa Illumini Pati et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum, Benedicta tuin mulieribus et Benedictus Fructus Ventris Tui Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen.
O Mary, conceived without sin, pray for us, O Holy Cross to Thee, and for all the not have recourse to the special the Masons, and all those recommended to Thee. Amen. In the name of the Father, et Filii, et Spiritui Sancti. Amen. Okay. Sabi pa ni Mr. Castro, Orbita Castro, Ephesians 2:8-9, objective salvation po yan. At saka yung verse 10 po dyan is subjective salvation. Yan po. Sir Andy Cotejo, kaya nga po sir. Okay. Sa ngalan po na buong pwersa ng TV Apulia po, argumento na pinungunahan po ng The Lay Catholic Apologist International, sa makasaman ko po sa LCA at sa lahat po ng mga katulong kong sumusabay-bay, tumutulong at sumusuporta sa programa po natin. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika Sir Erdo Sen. Pansamantala na magpapaalam po siya magsasabing Iglesiam Servire at Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.